medyo mainit. Alright. I think pwede naman natin sabihin kasi it's a legit name. Si Pepe, o, oh, diba? Si Pepe, o. Oh. Oh, si Jose Erison, si Pepe rin, diba? Oo, oh, tama. Oh. Tama. Pero again, again, parang another term ng Juan, eh. Oo, oh, tama. Again, guys, pwede kayo manalo ng mga diamonds dito, ha. Manood lang kayo at anong sa amin. Mamaya, ayun na, unang suntok. Di pa tapos, kumbaga, di pa nagsisimula yung bell ng boxing. Sumapak na, prop. Sumapak na, umabante na kaagad. Inaano pa lang yung ano eh, tawag dito, touch gloves. Pagka touch gloves, jumab eh. May ano, may pagsundot eh. Yung ano, veterans ng bahagya lang. Oo nga, ng ating. Hindi na nakalinis, pero nakasuntok. Eh sasabihin naman dito ng ano RAZER ano ng Team Payam. Eh sabi ni Rep ano eh protect your all, ano yourself at all times. Oo, medyo agresibo ang unang pasok ng side ng Team Payaman dito. It is again another Roger pick. Oo. Para sa kanila. Ano ba ikaw mas maalam ka sa akin pagdating sa mga hero. Nagagamit mo ba tong Roger? Hindi ko kasi naabutan to eh. Dati kasi yung ano kasi tawag dito versatile hero. Ay, yan yung ano masasabi mo isa sa pinakamakunat na ano na marksman. Fighter marksman, 'di ba? Pag nagigil lycanthrope. Oo, nag-wolf transformation. Tama, 'yun naman talaga yung ibig sabihin. There we go. May question naman, may knock up. Ayun na, ladies and gentlemen, the wolf transformation. This is a huge loss para sa side ng RAZER X Guardian going in. Look at that, Dave controlling and tatalong pa nga dito. Another double knockup with a baby bouncing ball combination with a Hellcat as well. Makukuha din si Atlas. Lahat ay napitas. Makukuha rin ba kaya? Etong si Kufra. And they were able to take down Kufra. Still not a good exchange para sa RAZER Guardian X. Diba? The RGX. RGX, parang lamang pa din sa trade ang Team Payaman dahil nabibigyan nila si Kuya Dave ng magandang farm. And mind you, Kuya Dave, even though hindi niya nakukuha yung kills, it gives him XP to the point na buo na ang kanyang Raptors. Actually, Nimble Blade pa lang, pero he is probably gonna go for the Raptors Machete in a while. Meanwhile, yung Bruno natin eh naka Hunter's Knife pa lang. So, magandang advantage para sa side ng Team Payaman, pare ko. Wala pa nagkakabasagan. Second round pa lang ng objectives. Pero it seems like Team Payaman is controlling the tempo of the game. Tama, mas mabilis ang rotation ngayon ng Team Payaman with regards sa kanilang ano, the usual 1-3-1. 1-4 hero or heavy core hero ang RAZER Guardian X. While itong Team Payaman, dalawa babantayan nila. They have this Hellcurt, meron din silang Roger. Sama may mini damage sila galing dito kay ano kay Valir. Pero this is a free turtle. Most likely hindi nila i-contesto knowing na lamang sa arsenal ang Team Payaman within 3 minutes. Yeah, kasi usually ang Bruno kasi hindi siya yung type ng hero na ano eh, na run and gun eh. Mm-hmm. Ano siya eh, from the back. Diba? So medyo magiging dapat patient ang team ng RAZER Guardian X dito in terms of fighting sa mga 5-on-5 team fights. Unlike Team Payaman na Roger, ikaw nga nagsabi, fighter to, may reach na naman sila. Bobby Bubs will fall down. Napakasakit, Kuya Eddie, ng pinapakitang DPS damage ng side ng Team Payaman. Hindi ka pwede masyado magtagal sa ano no sa ginagawa dito ng Team Payaman. Oo. Kung titignan mo, dalawang pick-off galing sa mid, it means na itong call point na itong Team Payaman is every time makakita tayo ng hero na lumalagpas sa barrier o bandang bush side, pwede kang i-hold ng Valir, pwede kang i-nakap dito ng Kufra. Diba? Oo, may madami silang form of disengage. No, diba? Yan yung ano eh, yun yung kumbaga yan yung sa basketball, marami silang mga sentro na magagaling blumak ng tira. So hindi ka basta-basta makakapasok. Well, same goes sa side ng Guardian X, meron naman silang Atlas. Pero again, may ano sila eh, mas marami yung disengage factors ng Team Payaman eh, may pagab eh. Baby bouncing, ano, Tyrant's Rage, Tyrant's Revenge. Pero ito, dito, the RKO for a double tap para sa side ng RAZER Guardian X. Mispositioning ba ito? Mahuhuli. Nahuli na si Kufra. Hindi pa tapos sinusundan ang nauna si John. Nakalmut pa si Bobby Babe. Abang si Pren and the rest of the gang, Dave as well and Kylie disengaging against RAZER Guardian X. Somehow medyo
nakapantay nga ba ang exchange? Even lang, parehas na tank, pero with regards to objectives, lamang na lamang ang Team Payaman. Advance na sila sa mid, advance sila dun sa top side. Kailangan may tubeluhan na to ng RAZER Guardian X. May onting paglamang na ang Team Payaman dito, and probably yung momentum ay unti-unti na rin pumupunta sa kamay nila dahil they are now going to the Lord. Another initiation from Reggie, followed up with the Bursting Fireball. It is just gonna be the turtle for the side of Team Payaman, and mukhang pupunta pa sila ng bottom lane to get another objective. This is looking like a snowball para sa Roger Pick na nagmumula kay Dave. Ang tanong, paano mapipigilan ng Team RAZER Guardians to, Kuya Prof. D? Yun nga eh, tinitignan ko rin kung paano. Kailangan siguro may part dyan na kailangan i-clear lang na i-clear neto ni Farsa. Most likely defensive play. Hindi kailangan dumalalim like that, tulad netong Bruno, di ba? Dumalalim na lang sila, maaari silang matalunan anytime soon. Ito yung sinasabi ko kanino, tinanong yung position ng dalawa eh. The Tank and the Valir, lagi sila nasa bush. Pag may tumawid, ganyan sila ka-agresibo. Ayun oh. Yung so, pa lang, sinasapo ka na. And, nag-RKO sa hangin si Bobby Babs. Ubus yung hangin, men. Ubus yung oxygen. Basically, inuubos niya yung 99.9% of germs sa hangin. Kaya na, ang mahirap kasi doon, actually, hindi niya kasalanan yun eh. Masyado lang ding malupit yung galawan ni Reggie at galawan ni Rain. Ikaw na yung nagsabi, itong si Rain at saka si Reggie, parang ano eh. Parang riding in tandem ang galaw eh. Oo, matik yan. Yan yung double R combo eh. Combination. Parang RR Natics. Team RR Natics eh. RR Natics. The big player. The Mr. Big Player eh. Parang ganun nga eh. Hindi sila makalapit. Kasi again, it's a Bruno comp. One thing to take note with the Bruno comp is you really need to be patient in the late game kasi nga nasa likod lang siya with the damage. So ang paraan ngayon, I think, para sa RAZER Guardians, huwag sila mag-force ng fights, let Team Payaman initiate with their skills, and then hope for the best na yung land in the damage for the Parsa and the Bruno, kay Pepeng Kidlat at kay Mark TZ. So hindi pa tapos to, Prof. B. Pero alam mo, Gina, kanina tinignan ko yung talon dito ng Kufra. Huwag nating kalimutan, sino ba ang number one Kufra? Yung coach nila. Ayaw, si Honda Beast. Tinignan ko yung talon niya, sabi ko napanood to sa live ni, ano eh, ni Honda Beast. Ni Honda. Handa mo. Parang so, naituro, no? Oo. Oo. Pinasa na ni, ano, ni Honda Beast yung Bertud. Ganito, kung maboy ah, tuturuan kita. There you go, going in. Then Feather Earthstrike, RKO, lumipul lang, pero they're able to pull a good combination. Yun yung inaantay nila. Yung RKO, then Feather Earthstrike. Now, masyadong malalim dito. Last Insanity sa dalawa, nagpaka-pikak pa nga, pikak in as well. Mamatay din, masyadong malalim, walang protekta galing dito sa tank. At sila'y pumabak, pero napitas pa ang kanilang Atlas gumalas. At doon natapos sa wakas. It rhymes. Trophy ang nangyaring laban. Team Payaman, that they were able to dodge out dito yung mga bombolicious combo ng RAZER Guardian X. Yun yung inaanap nila eh, yung maland nila yon. But the problem here, kulang pa yung damage nila. 10 bits pa sila sa items. And yung mga combo nila na yon was big ultimates na kailangan maland. So, medyo tagilid na yung vapor nila kung sasabihin ko. Kasi di na sila makakapatay agad eh. Sa ganitong sitwasyon, ang pwede lang nila mapatay agad, I think, is si Aljon. Tama. Yung tama lang nila. Downtime nila. Kasi yung team composition nila is combo. Yung combo, every time na wala silang mga skills, hindi sila makaka-pick off. Unlike neto ni Papa Aljon, ayun o, si Paljon, chill lang. Pag cooldown, pwede na siyang pumasok anytime soon. Kung di disengage siya, magpapadilim. And they're going in. Ay, kinapos! Ayun! Kinapos. Dito. Nauhuli to. Most likely, tutumba at mapipiko pa si Tams. Dapat pag medyo wala ng mga tao sa mapa, out na. Kahit wala ka, kung wala ka talaga idea kung saan sila magagaling. Diba? I think, usually, ganun eh. I think naisip lang ni Caltizi na baka pwede niya pang i-risk ng onte. Na yung onting segundo na nagstay siya, that was crucial
for Team Guardians, RAZER Guardians X, Team Payaman getting a crucial pick off, and alam nila na kulang ang RAZER Guardians with this Lord take. Maglalakad pa si Kalitizi kahit buhay na siya. Kalahati na ang buhay ng Lord, and may crits na si Dave dito. This is looking like a free Lord, Prop B. Kasi kung titignan natin yung mga battle spell nila dito, lugi talaga sila dyan. Kahit kumonte sila, may retry eh, si Dave. So kung gumawa sila dyan, Holy Mary play lang. Or talagang tsambahan lang dito going in. Papang kanyang immortality, may last insanity pa dito, mauhoy pa. And napitas pa, naiwan dito si Drace with the mic. Naikipagsayawan, and Mike will survive. And nice zone out galing kay Bobby Bobs. Medyo risky-wisky ginagawa nila dito, Jim. Medyo pabor ako sa ginawa ng RAZER Guardian X doon, kasi yun na lang din yung makukuha mo in that situation. Kumbaga yun na lang yung butas na nakita nila, and parang ikaw sila, Prop, lahat ng butas papasukin, at pinasok nga nila yun. Eto na, speaking of butas, nagmukhang gagara ng keso sa dami ng butas going in for well, an RKO sa dalawa dito. Pero lumiko, wala silang mga luck, they're able to take down Reggie, pero may Lord pa dun sa taas. Tumiliko na dito si Mark Easy, muntikang mapitas ang kanilang gusto, eh si Pain. Si Pain nga ba? Ay, Rain, si Rain. Si Rain. Yung kanilang mga Valir. Si Kuya Rain. Yun pala ang target, pero I think the end is near dahil gamit na gamit na ang Lord dito. There you go, Dave, now popping the wolf transformation, at binerserker barrage niya na yung base. Buti na lang may mga minions pa dito. Napakasakit, Kuya Eddie, ng damage output dito ng physical attack ng ni Dave and ni Aljan. Team Payaman. Pasag na yung mga tore. Ano, men? Hindi outdraft eh, no? Ang RAZER Guardians. Hindi outdraft eh, parang... Out-rotation eh. Out-rotation. Kasi ang lakas ng ano, ng zone out potential ng Team Payaman. Doon nagkasalubong pa lang, di ba? Ang bilis ng ano eh, ng mobility kasi ng Team Payaman. So, papuesto pa lang yung RAZER Guardian X to check the bush. Nandun na kaagad yung Team Payaman. Sasalubungin sila. Pero mahilig sila sa ganyang position eh. Ma-aggresibo maglaro yung Team Payaman. Na ano sila, na out-aggresibuhan. Umay ganong... Kasi ano eh... Uy! Sakit, Bobby. To the petrify, to the deadly poison stinger combo. Mula dito kay Helker. Team Payaman, an aggressive team for this game number one. They now want the base. Ayun, sabi ni Dave, base lang. Wala nang lokohan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Team Payaman, winning game number one in a very convincing fashion. Mainit, Prof B! Mainit ang Team Payaman. Pero we cannot deny, okay din naman yung lineup dito ng RAZER X, RAZER Guardian X. Ang kailangan lang talaga mag-ingat dito is si Kari. Oo. Si Mark Easy. Pero pili ko, ano eh, suntok agad sila eh. Kasi pag yung Ling nakapag-farm ng 5 minutes. Ayun oh. Alam eh oh, kung titignan mo yun oh, kung titignan mo yung galaw dito ng Team Paya, medyo pinlaysip agad nila. Kasi most likely, yung sinasabi natin kanina, yung kahinaan dito is deny the resources. Now, inapatan agad nila. This is a battle for the purple buff. They're able to take down the purple, disengaging ang side dito ng Team Payaman. Good play para sa side ng Team Payaman. And somehow is that, ano? Ay, na-delay sila. Ngayon, eto na. Na ano? Ng bahagya lang. Ng bahagya lang. Na-retry. Na-retry ni Link. So, na-delay lang sila ng ilang segundo dito. It's time for them to get back to their own perspective, respective lanes. Kasi, ginugulo ni Reggie! Uy! Ginugulo ni Reggie! Namali ang endgame yung Kari! Baka, wala siyang retry! Oo nga. Early game, ano? Early game jitters. Para sa debut jitters, I think. Para sa Team RAZER, oo nga, no? I think we can all agree na medyo hindi nagme-make sense. Pero I think naman, Prop B, na okay din yung Purify. Mm-hmm. Yung Purify is okay, pero yung Veteran Hunter, I don't know, I'm not a pro player. Medyo hindi ako agree pag wala kang combo na retry, no? Kasi sayang yung
sayang yung effect, no? Oo. Oh, yun talaga yung pinakalabang mo din, eh. Yung, yung effect ng mga veterans. Kaya talagang, ano, pupuruhan nyo sana yung jungle. Yun ang pinaka, ano, eh. Pectus. Yung makukuha mo lang. Yung makukuha mo lang doon is the primary and secondary stats na pwede mong makuha doon sa mga MMs. Pero ayun yung setup. The setup was real from the Cupra, the Arrow to the Tyrant's Revenge. Isa pang abyssal trap, isa pang galit. Calculated. Oo nga, kaluwat ka na ng patayan dito. Two man down, make it three pala. For the side, another man from the side of Team Payaman. Look at that. Zoning potential, focus pa rito. Medyo makulit ka. And disengaging. That's a discipline galing sa RAZER Guardian X na baka mabakapan. Tama ano lang, tama lang yung ginawa niya. Oo. Scoofra out sa kanilang zone. I think medyo okay pa naman, hindi pa ganoon ka laki ang kalamangan ng dalawang teams, pero unti-unting nananakot ang Team Payaman against RAZER Guardian X because of the arrows and the reach. Grabe yung reach nila dito, pre. Nakita mo yun, the arrow, the jump. Talagang ano eh, may tatalo na tatalo. Another arrow, muntikang pati naman dito ang kanilang grab. Good dodge sa Mau. Now, open up na Wave Sipa. The Dragon. Yan hindi ata magandang combination. Oh my God. Able to take down ang kanilang Cupra. Kapalit naman si Eddie Chow. Na-retry. Nagkawan, oo. Oh. Ikaw yun ng ligaw, pero iba yung sinagot. Iba yung sinagot, man. Patay tayo dyan. Bitch, ang hirap pa naman nun pag ganun yung nangyari. Napakasakit nun, Kuya Eddie. And ladies, ay, kasi nakita sa replay eh, parang si Kuya Martizi, di ba nakuha, napatay niya yung Cupra. Tapos, they know that the Team Payaman was coming. So, tinarget niya na yung Serpent. Pero again, hindi rin sila aware na may retry ulit si Dib. Talaga na na. Pwede. Oh. So nagka na nga, Sir Chief. Ayan na. Binabantayan lang sila dito. Good zone out or somehow vision ang pinoprovide ng isang Cupra dito against sa na nag-rock. Hindi pa tapos ang laban pero unti-unting nagdidikta ang Team Payaman ng mga gusto nilang mangyari, ng gusto nilang playstyle, even though Team Guardian, they're playing fire with fire, pero prop, hindi rin sila nakaka-push sa side lanes eh. And this is looking bad for Team RAZER Guardian X kasi kaya hindi sila nakapag-push sa side lanes, nagre-react sila sa every ano yung gagawin talaga ng Team Payaman. Hinahabol nila eh, no, look at that. Hindi sila makakapikot, pero dahil sa heavy rotation, 3-man rotation, kapalik sila sa mid. Ahabulin nila yung magpupo sa mid. Pagbalik nila dyan, lilipo na naman itong Team Payaman onto the top. Look at si Esmeralda, walang buwapantay doon. Nakukuha pa nga dito ang kanilang mid, hindi. Disengaging. Ayan o. Oo, tama. Pabantay ka pa lang sa top, parotate na si Esmeralda sa mid. Kumbaga, Payaman talaga, no? Kasi ang dami nilang network. Oo. Dami nilang... Hindi ka kahit libre. Oo, ang dami nilang pwedeng lusutan, daming connection, kumbaga. Team Payaman all throughout the map. And RAZER Guardian X can't really do anything right now with their comp. They're just defending this and hoping for the best to gain the damage. Kasi kaya naman nilang pumik, kaya naman nilang crumash kasi may AOE damages sila, may last insanity, may vacuum. Pero parang dinadaan sila sa ano eh, no? Sa gulang. Oo. Every layup, may siko. Yun nga eh. Papachipache, tapos may konting kalmot. Tapos later, magpansin mo, masakit na yung katawa mo. Ayan, tulad yan. Sinilip ka lang pala. Bigla kang pinektusan. Tapos sasabihin mo sa rep foul, no? Tapos sasabihin ng rep, no foul. Oh, Paul, it's clean. Tapos ano pa? End one pa. Oh, end one. Ikaw pa yung nag-foul. Parang ganun eh. Tinanong ko pa, guys, si Reggie, ayun oh. Lagi lang siya nasa bush. Another knock-up. Hindi kasi alam dito ng ano, RAZER Guardian X kung saan manggagaling yung Cupra. Oo. Face check pa lang sila. Sinasapo na sila dito ni Reggie. Dahil... Yep.
dun sa vision na binoprovide din ng mga traps dito ni Selena. Totoo. Kung hindi na control eh. Kupra is still ano eh, no? Still one of the best picks for the tank. Meanwhile, may laban dito sa bandang top lane. Ultimate coming in from David. That is another arrow for Rain. But the rotation ring is there for the vacuum. But it won't matter as Kidlat will fall. Nice pick. Oh, isa na namang pana. Umapana! Sa pool ka na naman! Naroon sa mga Dota players. Patay ka na naman, derp! Pero kung meron tayong 5 minutes Lotars, etong si Reggie kasi 5 minutes Vanguard. Ang taas ng grabe, Vanguard boy! Oo. Oh, well, Reggie. Naroon sa mga nagdalawang Vanguard, ha? Nakadalawang Vanguard. Oo. Si kaibigang Reggie. Makunat! Ipo makunachi! Ayun ano na. Napo-force siya mag-wild charge. Hindi para mag-engage eh. To disengage. Pang-outilicious. Well, nagko-cooldown naman yan, no? Pero, the problem here is, Prop B, nauubusan na ng resources ang team ng RAZER Guardian X. This is a huge predicament to have, Prop, kasi Ling to eh, again sa carry. Kaya naman ng carry, minsan mag-outplay, pero without the damage may hirapan. Speaking of damage, ayun na nga. Napakasakit, Kuya Eddie. Any time of the day, they're trying to focus fire. Kahit sino pwede naman huli. Eh, lalim! Ganun pagpasok dito, sobrang lalim pa nga. Alton will fall down as well as ang kanilang kasama dito na si Card C. Susunod pa ata. Uy! Nakapag-TP ba yun? Hindi. Na lang ako. Nakapag-TP. Oh! Nakapag-TP. Nag-UML. UML. We are electric. Oo. Nakapag-UML. Kaso, men, ano? Huli na ang lahat. We are electric. We are electric. Ang ganda-ganda ng rotation dito. Pero look at that. Surprise coming from RAZER Guardian X. Good disengage moves ang pinagawa ni Kylie dito. Not today, sabi ni Kylie, arrow. Parang kaya pa, no? Having that Guardians or a gift of Ancestral. Yun na nga. Ang hirap nito, men, kasi sino mag-uumpisa sa RAZER Guardian X? Ayun na, Pechin. Nakita mo yun? Intersecting lines yung pana tsaka yung Tyrant's Revenge. Oh, yan yung kinanyo ko sinasabi dito. Last Insanity with a Tempest of Blade combination. Counter initiate. Papasok ba ang pana? Nakakuha pa nga ang kanilang X-board disengaging. Nice wall to somehow stop the clash. Grabe, man, yung combo ni Kuya Rain at saka ni Reggie. 180 degree no scope. Matik yun. Alawang parang niradar eh. Doon sa gitna, pareha silang intersecting lines. Ang bilis. Tinet kasi doon, ano eh, CL side speed, 32767. Oh! Man, ang lupit. Combolicious eh. Ayan na naman. Tempest of Blade sa tatlo mismo. Habang kinuha na lang halos lahat ng stick sa tabi. And there you go, disengaging. Isang Tempest of Blade, isa minsan, no, dalawa na pipick off dito. Sabi, aalis lang ulit ang Team Payaman. And later on, babalik at babalik para Pectusan na naman. Pectus is real para sa Team Payaman dito. RAZER, Guardian X. Taghirap, Bechin. There you go. Another Stardust Dance. Another arrow. And Propty. Mukhang kailangan na kumanta. Kasi, now the end is near na ata. Mukha nga. And this is a Freelord. Para sa akin, wala silang retry and wala rin silang kakayahan to counter. Ano, pang mamind, ano ka dyan, mamamind games ka, natitipi ka, hindi mo pre. Kasi pag natitipi ka talaga, sasapuhin ka dyan. Sasalubungin ka dyan. Sa pool talaga. Dominance Ice Pop for Kylie, countering the scary pick of Team RAZER Guardian X. Even though hindi pa nakabasag ang Team Payaman, what they're doing right now is they're just waiting for the Lord, just controlling the minion wave in their favor, and then pag lumabas na yung Lord, sasama na sila. Ayan na nga, tumawag na. Ito na.
Bingham tumawag na going in. Kinapos lang ang talon dito. Tempest of Blades na naman dito sa tatlo. They're able to pick down ang carry ng isang napakabilis. Sabay Alvin na the rest of the members ng Razer Guardian X trying to defend ang kanilang mid turret against this Raging Lord towards the mid lane. Parang pinitas tapos kinali. Ay! Yay! Ibang klase si Reggie dito, guys. And Team Payaman right now owning Razer Guardian X in game number 2, taking the mid tower and the bottom tower. Mega kill for Aljon. This is it. Welcome to the Rich Squad, boys. Team Payaman taking this series 2-0. Ang ganda, linis ng galawan. Ang